Yo, what's up? Welcome back to our channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo sa ating tahanan para maghatid sa inyo ng simpleng tips and ideas lang po tayo mga sir. Okay, so humingi pala ako ng sorry doon sa una kong na-download na video na to. Yung pang pataboy sa daga, so medyo hindi ko na-explain ng maayos dyan. Medyo nagra-ano tayo dyan, medyo may konting ano tayo dyan. Okay, so ulitin ko siya mga sir, sana mapanood mo ulit to. Okay. Magbibigay ako ng 5 tips para mataboy yung daga. So, based na rin to sa mga customers ko na mga nadaanan ko mga sasakyan, na mga ginagawa ko na talagang may nakalagay sa kanila o pruweba o talagang yung mga napipeste rin ng mga sasakyan, napipeste ng daga. So, kasama rin po dito. So, based on my experience to. So, ang topic natin may sir, pangontra sa daga o pangtaboy sa daga. 5 tips para mataboy yung daga. Okay? Alam naman natin na ang kalaban natin talaga ang daga sa mga wiring ng sasakyan, okay? Yan po sila, isa sa mga pumipinsala. Pero kaya pala itong labanan sa pamamagitan ng simpleng paraan lang sa mga bagay na nakita natin sa kusina. Ito ay mga simpleng tips lang, mga sir, para iwas kamot ulo, kamot na rin, iwas abirya, iwas kamot dukot sa bulsa. Kasi dagdag gastusin yan pag nasira talaga. Okay? So, magbibigay tayo ng tips. Okay. Unang tips. Panatilihing malinis ang mga wiring sa engine bay. Okay? Panatilihin dong malinis ang wiring sa engine bay. Alam naman natin, ayaw ng daga ng malinis. Gusto nila yung madumi. Yung madumi. Gusto nila yung madumi, mabaho. Tapos yung parang may nanggigitata sa loob. So, nakakakita na ako ng sasakyan ng ganun. Na hindi nililinis yung engine bay. Gustong-gusto ng daga yan dahil yung amoy niyan, mga parang amoy, iba na amoy niyan eh, mabaho na eh. Pwede kang gumamit ng anti-rot pag panlinis dyan na pamunas sa engine bay. Okay, punasan mo yung mga wiring sa gilid-gilid ng engine bay mo. Pwede mo punasan. Okay, sabon muna. Tapos yung proper na ano, vacuum, ganun, pwede mong linisin. Dapat malinis yung engine bay natin, number one. Number two, huwag magparada o huwag pumarada sa malapit sa kanal, imburnal o estero. Diyan, napakaraming daga diyan. Para makaiwas ka sa mapaminsalang daga. Yung alam naman natin, mababaho yung estero, kanal, yung imburnal. Diyan yan nagtatakbuhan yung mga daga. So, based sa isa kong customer, nakaparada siya sa gilid. Kakagawa ko lang, kinabukasan, sinira ulit ng daga. So, huwag kayo magparada ng gilid sa ganyan, mga sir. Kung mas maaari, humanap kayo ng mas maganda-gandang maparadahan ng sasakyan. Kasi hindi talaga kayo papatulugin ng daga dyan. Okay? Number 2 natin, yung imburnal. Tapos yung kanal na mababaho, estero. Okay? Number 3, pwede ka gumamit ng pamintang buo. Ito, proven to. Kasi kadalasan ito, yung mga kasama ko, mga ginagawa ng sasakyan, ito talaga yung lagay nila. Para maitaboy yung daga, ilagay mo sa knit, yung ganito, yan. Ilagay mo sa knit, balutin mo, isabit mo kung saan mo gusto, sa engine bay. Magsabit ka doon, kahit dalawang sabit, kabilaan, dito, kabila, isa dyan, isa dito. Sabit mo lang, dahil ito ay ayaw ng daga. Yung amoy nito, parang kontra ng daga. Kaya ayaw nila ng amoy ng paminta. Kaya takot, aalis sila dyan pag naamoy nila, parang... Yung mabaho sa kanila naman, masangsang ang amoy nila dyan. Nagagalit sila, okay? Pang-apat, kung hindi naman, maglagay ka ng pusa o kuting sa ilalim ng kotse. Okay, maglagay ka ng pusa o kuting, ilagay mo, yung mga kuting, naglalaro-laro yan, pero hindi mo alam, baka makatulog din. So, idea lang naman, tips, kasi kontra ng daga yung pusa, yung kuting. Okay, kung yan naman gagawin mo, pwede mo silang ilagay sa kulungan, yan. Ilagay mo sa kulungan, tapos ilagay mo sa ilalim ng kotse mo. Tapos, pag nakita ng daga yan, ay matatakot na siyang umakyat sa engine bay mo dahil may nakita siyang pusa, baka habulin siya. Okay? Tips yon, mautakan ng daga. Number 5, yung iba naman, nilalagyan ng, iwan ko kung patawa lang to, yung iba naman, nilalagyan ng sawa, yung ahas sa engine bay. Yung problema lang nito pagka busog, hindi kakain ng daga to. Eh pwede mo ilagay yan sa kulungan din.
ikulong mo lang, ilagay mo sa ila, pero mas ano din, aggressive dito yung pusa, mas maganda pusa. So yung ahas, wag nyo na lang pansinin. Ayun, ito yung mga simpleng tips lang at idea kung anong mga pwedeng ilagay pantaboy sa daga. So may mga ano naman dyan, may mga rat killer dyan, may mga mga pwedeng pamatay sa daga dyan, pero wag natin silang patayin dahil pagka nasaktan mo yan, yung daga, nilagyan mo ng pang-ipit, naipit sila dyan, at pag yan ay nakawala, magsusumbong yan. Pag nagsumbong yan, anako, ang dami, atakihin, marat atak katuloy dyan. Huwag mo na lang pong gawin yan. Tapos yung iba, nilalagyan ng kuryente, yung kotse, paikutan nila ng live wire yan, paikot. Isang wire lang, pagdaan ng daga, talsik ang daga dahil may kuryente. Kaya isa po yon, so ginagawa yon sa mga palayan, kinukuryente talaga yung daga, paikot. So, pagbibigyan mo naman yan ng lason para maubos, pwede rin, lasunin mo. Lagyan mo ng rakumin, yan yung pang ano sa daga, rakumin, rat killer, anong tawag nun? Pang lason sa kanila. Yung alam ko dati, rakumin lang yan pinapakain lang sa kanin. Kung kakain ng kanin, o kung iniwasan yan, wala rin. Mas mabisa dyan, paminta. So, yun lang po mga sir. Sana may natutunan kayo kahit papano. Yun lang po yung ating topic ngayon. Comment and subscribe para may updates tayo kung anong nangyari. So yun lang po. Automatic Works. Maraming salamat.